Hello mga mamshes! Welcome back sa akin channel. So for today's video ay magluluto tayo ng napakasarap na merienda. At ang ating gagamitin ay walang iba kundi itong ating saging na saba. Naku, alam niyo ba mga mamshes, napakasarap nito. At ngayon lang ako nakatikim ng ganitong luto sa saging na saba. Talaga namang panalo. Alright, so magsimula na tayo. So una, atin munang durugin itong ating inilaga na 8 piraso ng saging na saba. Ayan, so kapag okay na, magdagdag tayo ng 1/2 cup of ube makapuno condensed milk. So kahit anong brand mga mamshes ay pwedeng-pwede nyo pong gamitin kung saan kayo masaya. Ayan, so paghaluin lamang natin ito. At alam nyo bang napakadali lang gawin ito mga mamshes. Naku, konting tiyaga at talaga namang magkakaroon kayo ng napakasarap na merienda. Ayan, sunod naman ay lagyan natin ito ng 1 cup of all-purpose flour. So, ayan, haluin lang ulit natin ng mabuti mga mamshes hanggang sa wala na yung mga buo-buo. So, kapag ka naman sa palagay ninyo ay sobrang lagkit pa niya, pwede pa natin siyang lagyan ulit ng flour. So, depende rin yan kasi sa ano ng saging, kung yan baga ay sobrang hinog or hindi masyado hinog. Pag sobrang hinog, gaya itong ginamit ko, ay kailangan natin magdagdag pa dyan ng flour. Ang sunod naman ay hiwain natin itong cheese. So, depende sa inyo kung anong size, kung gaano kalaki ang gusto ninyo. Ayan, natapos na tayo sa cheese. So, mag-prepare din tayo dito ng breadcrumbs at saka oil. So, lagyan natin yung ating palad para kapag binold natin itong ating mixture ay hindi didikit sa ating palad kasi medyo malagkit ito. So, ayan, gawin lamang natin itong procedure na ito. Alam nyo ba yung parang gumagawa kayo ng butchi? Ayan, lalagay nyo sa loob yung cheese. Pagkatapos na masaraduhan ng mabuti, ay ating iro-roll ito sa breadcrumbs. So, paulit-ulit lang procedure mga mamshes hanggang sa matapos tayo. Ayan, so natapos na tayo sa pagbibilog nitong ating banana balls. So ayan, nakaready na yung ating pagpipirituhan. So, depende sa inyo mga mamshes kung ang gusto ninyo ay deep fried or yung konti lang mantika, okay lang, basta importante siya ay maluluto. Ayan, so hintayin lang natin siya na ano, mag-golden brown para pwede na natin baligtarin. Ayan, so luto na ito mga mamshes, itong ating first batch. So, pwede na natin itong hanguin. So, ilagay lang natin sa isang lagayan na may paper towel or kung saan pwedeng tumigis yung mantika.
Ayan, so mga mamsies, ulitin lamang natin yung procedure doon sa ating second batch. So, yung 8 pirasong saging na saba, nakagawa tayo dyan ng 13 balls. Tapos ay 1 half cup lang yung ginamit natin na ube condensed milk. Tapos ay 1 cup ng all-purpose flour. At konting breadcrumbs and oil. So, ayan. Ready na siya. So, ayan. Ito na ang pinakahihintay. Ayan, napaka-crunchy ng outside niya. Tapos yung loob niya, malambot. Nako, ang sarap nito mga mamsies. Hindi nyo nga akalain na pag kinagat nyo siya, hindi nyo akalain na saging na saba siya. Parang hindi siya saging na saba. So, thank you sa panonood. At kung nagustuhan ninyo ito, huwag kalimutan i-like, share, and subscribe.